How was your life before the feast? More on work kasi ako eh. Tapos I'm the type of person na sobrang sabi nila, seryoso, ganun. And alam ko kasi sarili ko na introvert talaga. Ever since kahit bata ako, tahimik lang talaga ako. Pero na-realize ko siguro dahil din sa mga insecurities ko. Dahil na-develop din na din sa bullying. So how did you start growing sa business? Dumating sa point na depressed ako because hindi ako masanay. And then, in-invite ako ng ate ko that time to attend the first. At first talagang ayoko. Sabi ko, ano ko? Ano ba yan? Saan ba yan? Ano ba yan? Until sabi ko, sige na nga, punta na nga ako. And then, one Wednesday night, umattend ako. Hindi ko pa naiba yung atmosphere ng peace. Kasi mailaw, maraming maingay kasi may sounds, ganyan. So, noong una nakita ko, habang worship, nagtataas ang mga kamay ng mga tao. Bakit ganon? Parang, bakit sila umiiyak? Marami kasi ako na ikinang taong umiiyak. Tapos sabi ko, ano kayong nakikil nila? That time, nakikinig lang talaga ako kay Brother J. And then yun. Yun yung simula. How your life changed? My life changed sa peace dahil sa light group. In-invite ako ng one friend ko na umattend ng light group. At first, ayoko kasi nga hindi ako open na tao. I don't open up. Kasi, enclosed lang talaga ako sa set group. Pero hindi ko alam, I tried na sumali. And then, hindi ko alam, unti-unti, nagugustuhan ko na siya. Until, umattend din ako ng Love Life. Doon natanggal lahat, pati yung maskara na meron. Nalaman ko ano yung mga maskara. And nalaman ko how I wanted to be loved. And how I want to show my love. So, ano yung masasabi mo sa mga lahat na nakarinig nito, nakapanood nito? I encourage everyone na come out to the salon. Kasi you'll never know how God will bless you. You just have to say your story to someone.